One. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's all about safety once again. 1 o'clock on a sunny Saturday. Well, we're still in the COVID-19 times, and we've been here for quite some time. And before that, I would like to greet the TGP party list headed by Congressman Bong Teves and his very industrious manager, brother De Jesus, Joey De Jesus. And of course, the Triskelions of Manila, headed by Consular Letet Sarkal, the assistant of the mayor and a consular there of the 3rd District. Good afternoon, Consular. And also, again, our topic today is COVID-19 in other areas. So we have a guest right now. We'd like to introduce him. Good afternoon, Rommel. The floor is yours. Rommel Dela Resma po, our guest. Rommel, kindly introduce him. Hi. Good morning, Jay, and to all listeners and viewers of your program. I thank you for inviting me to be your sole guest for today. No. By the way, Jay, I wish to give some of my background here in Canada. So anyway, tatagalugin ko na rin para medyo madali ang conversation natin. So I'm here in Canada mga 8 years now. So I'm working sa government, WorkSafe BC, as a occupational health and safety consultant. I'm a registered safety professional of Canada. I passed my board 4 years ago sa Canada. And also in my previous life sa Middle East, I passed my NBOSH. That was way back early 2009 I passed my NBOSH. And then prior ko sa mag-enter sa workforce, napass ko naman ang mechanical engineering board ko sa profession ko, and I graduated sa Mapua Institute of Technology batch 1990 ako pumasok doon. And then so all throughout my career, I was into engineering, maintenance, and also quality, health, safety, and environment, more into integrated management system. So all through my journey, one good thing is I've been through different countries, and also I've been into different cultures, different laws, different practices in regards with health and safety. Okay, that's very, very great. So you mentioned you've been in Canada, you're working right now in Canada, from other countries, you migrated there, and you became a safety professional there. So, kasi for our knowledge lang, no, hindi naman kami lahat makalaman, ano, where exactly in Canada you are? What place? Yeah, Jay, yes, I wish to share my screen. So, Jay, could you please check if you're able to see the whole map of Canada and also the United States? Okay. Yes. So here is United States, and we are here. We are Northern America, by the way. Canada is also America. United States, there on the south. So I'm here at British Columbia. So just to give you some snapshot of the health and safety ng Canada, ito yung mga provinces, we call that provinces like Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Northwest Territories, etc. So, yung mga light yellows na nakikita nyo dito, kanya-kanya yan, provinces. Okay. So, each of the provinces has their own workers' compensation board, which is sa amin ang tawag WorkSafe BC. A workers' compensation board, as I said dun sa last kong interview, parang medyo equivalent dyan ng Department of Labor nyo. So, yung Department of Labor dito, merong federal, merong provincial. Yung provincial, yun yung WorkSafe BC dito sa British Columbia. Okay. So, ang Alberta, meron din Worker Compensation Board, Saskatchewan, Manitoba. Ano ba yung Workers' Compensation Board? Kasi siguro, no, dun sa mga nakakuha ng NBOSH,
or yung mga health and safety na naririnig nyo from the Western countries, may similarities ang Canada sa Europe pagdating dito sa Workers' Compensation Board. Dito, ang worker may isang insurance sa isang probinsya. Kagaya ko sa British Columbia, ang employer ko is a quasi-judicial. Quasi-judicial kasi private yung nagra-run na company, sole lang siya na nagbibigay ng services for insurance ng mga workers sa British Columbia. Pero na-establish ang company dahil sa law. That's why it's quasi-judicial. So, yung employer ko is both like private and government. So, walang kakumpetensya ang WorkSafe BC pagdating sa probinsya namin. So, ang lahat ng worker dito, halos lahat, majority, naka-insured. So, kapag ka na-aksidente ka, bibigyan ka ng compensation or pagagamot ka. So, depende din sa degree ng iyong accident. So, wala ditong yung parang naaagrabyado ang workers kasi aksidente. So, lahat dito, recorded ang accidents, even incidents. Pagka may incident dito, kahit walang nasaktan na worker, lahat nire-report sa amin sa WorkSafe BC. So, kaya meron ang WorkSafe BC ng millions of data pagdating sa mga workers' accident. So, yan ang isa sa mga part ng job ko. Anyway, I'll explain it later. Medyo mahaba, no? Kasi ang WorkSafe BC is partly insurance, partly prevention. Ito yung mga prevention officers. Sila yung mga nag-check. Marami to. Nag-check ng mga industries kung sumusunod sa compliance. Kami naman, mga consultants, kami naman yung i-educate ng mga employers. Kami nagko-consult. Kami yung gumagawa ng ibang programs sa bawat sectors para sila mismo magkaroon ng education about health and safety sa province namin. So, Rommel, I would like to interrupt just a little bit, more or less. You got the journey, you got doing good there, you're employed there in British Columbia. Kasi we would go to COVID-19 a little while. Ito lang ang gustong marinig ng mga Pilipino dito sa Pilipinas na gustong mag-aral ng safety. Meron ba akong chance bilang isang safety officer sa Pilipinas na makapunta ng Canada? Medyo brief pa lang at tapos tutuloy na tayo sa COVID-19. Doon mo lang i-expound ng konti. Ulitin ko. May ako bilang isang, let's say, 35-year-old, 40-year-old na kahit na ano, nurse, engineering graduate, engineering undergraduate, hotel and restaurant management, food specialist, na mag-migrate sa Canada at magtrabaho sa safety. Pwede ba po yun? Okay, so that's a good question, Jay. No? So far, wala kasi kung alam pa sa Immigration Canada ngayon, ano yung mga needed requirements for one to migrate dito sa Pilipinas. Pero yung nangyari kasi sa'yo? O, kasi sa akin, misis ko nandito, matagal na. So, nakapag-migrate ako. So, pero yung sa mga ibang mga Pilipino na nagmamigrate dito, meron kasing mga qualification na hinahanap sa immigration. Okay. So, if one, kung makapag-apply ng immigration dito, kunyari safety officer ka, you pass your immigration requirements dito sa Canada, yes, you have a very big chance to be a safety person. Provided, ma-meet mo yung mga competencies ng Canadian registered or Canadian safety professional. So when I say competencies, bibigyan ko na kayo ng tip, no? Competency, ito, medyo ginawan ko ng formula, no? Sa utak ko, ginamit ko rin yung math. Competency is equal to knowledge, skills, and attitude. Always remember that. Yan ang three factors para yung tatandaan nyo pagdating sa competencies. Meron ka bang knowledge? Meron ka bang skills? Meron ka bang attitude? So, pagdating sa knowledge, dito, ang safety officer or any safety aspirants, you need a knowledge on compliance. Like, sinabi ko, nasa British Columbia ako, no? Kaya sinishare ko itong WorkSafe BC, no?
kasi itong WorkSafe BC, since government website to, nandito na yung tinatawag na act, regulation, guidelines, policies. So, yan yung batas dito. So, lahat yan, kailangan mong aralin. Okay. Kasi once na mag-a-apply ka, unang-unang tatanong sa'yo, meron ka bang awareness or knowledge sa mga compliances? Kasi dito, mahigpit. May sinusunod dito ang na safety committee, mga safety meetings, safety inspection. So all of those naka-embodied sa acts and regulations. So here, no, ito, sineshare ko yung yung ano namin, website, makikita nyo dito, meron dito, nakalagay dito yung, ito, search the OHS regulation, no? Dito, pag kinlik mo yan, ito na yung mga regulation ng WorkSafe BC, ng buong British Columbia. So, yan, makikita nyo yung ng batas. Regulation, Compensation Act. Act, ito yung higher level ng batas. So, ito, anyway, pinag-aralan ko din to nung sa board exam. So, meron din regulation para parang interpretation ng act. And then, policies para mas ma-interpret kung ano yung regulation. And then, guidelines para mas given details yung mga policies. At standards, ito na yung mga standards na mga best practices na ginagawa. CSA standards, kung ano-ano mga standards na ginagamit ng WorkSafe BC na inadapt nila para magkaroon ng detalye ang bawat safety sa isang trabaho. So, etong regulation tsaka act, ito yung binibigyan, pagka binibigyan ng penalty ang employer, ito palaging sinasite. Parang dyan din sa atin sa Pilipinas, di ba, kung may kaso pa, ano yung kaso mo? So dito, ito regulation, kinukot yan. Kinukot yan ng mga safety officer kung ano violation. Ngayon, itong policies, guidelines, and standards, itong mga to, puro guides to. Bigyan ko kayo ng example, kagaya sa fall protection. Sa fall protection, dito sa policies and guidelines, makikita nyo ano detalye, paano hinuhook up yung mga harness, mga ladders, so lahat ng mga fall protection devices. So, kaya pag nag-navigate kayo dito, magagamit nyo ito kasi dito nyo makikita yung mga detalye ng mga fall protection, knockout, tagout, use of ladders, mobile equipment, everything. Diyan yun ang mag-guide dyan, mananavigate. So, binigay dito kasi sa Canada, no, siguro almost a century na ang safety, for your info pala. Ang Canada, even though na dating British North America siya, noong 1987, nag-separate na siya sa British, no, naging Canada na, ang safety dito, one century na. Since 1900, meron ng safety. Meron ng Workers' Compensation Board, which is wala ang United States. Sa United States, palaging may nagkakasuhan. Pagka ikaw nasaktan, pwede mo ikaso yung employer mo. Ngayon, kung sinong manalo, pati bayan kayo. Okay. Dito hindi. May tinatawag na historic compromise. Ang worker dito, pag nasaktan, pinapagamot. Pag nag-refuse ka magpagamot, gusto mong isu yung employer mo, hindi ka makaka-claim ng insurance mo sa WorkSafe BC. Kasi dadaan ka sa lawyer mo eh. Ganon. So may option ka. You could not sue your employer? Yeah, you could. Dito, we chose not to. Kasi pagka sinu mo yung employer mo, ang laki ng gagastusin mo eh. Di ba? Okay. Yun. So yun yung tinatawag na historic compromise. Let's compromise. Pag nasaktan ako, ang WorkSafe BC, papadala ako sa ospital, babayaran yung 75% ng monthly ko, ng sweldo. So lahat yan, ibibigay sa'yo. Lahat ng ano, para bumalik ka sa trabaho. May tinatawag din dito return to work. WorkSafe BC rin ang nag-a-administer. May mga specialist din dyan. So, yun ang pagkakaiba namin sa United States. Sa United States, iba-iba ang insurances. So, kapag ang kumpanya mo pangit,
syempre, cheap na insurance ang makukuha mo. Dito hindi, yun yung maganda. We have a one standard insurance. Kinat off ng Canada yung mga middleman. Wala nang lawyer, di ba? Wala nang mga businessman. Purely funded itong insurance na to ng mga employers, not the government. Ini-insured ka ng iyong amo sa WorkSafe BC. Ngayon, yung fund na yan, pinatatakbo yan. So, wala kaming hinihinging pondo sa government. That's why independent siya. Hindi na-i-stream ang budget ng government sa Medicare. Sa universal health, pag nasa-accidente ka. Kasi, imaginein mo, Jay, no? Tingnan mo sa Pilipinas. Bakit overwhelmed ang Pilipinas? Kasi, yung mga malalaking kumpanya, yan, kagaya niyan, iba-iba ang insurances, di ba? Yes. So, imbis na kumita, yung kung nangyari nga, kumikita ang insurance dyan. So ngayon, pero ang insurance, walang program for prevention. Okay. Ibig sabihin, dito kami, yung insurance na WorkSafe BC, may prevention side. Mm-hmm. Aside from insurance mo. Uh-huh. Yung prevention side, ito yung mga safety officer na they see to it ang employer nagko-comply sa safety mo. Okay. So ngayon, doon naman sa side naman ng consultation, education, doon nga kami, yung mga bawat sector ngayon, inaaral namin, Jay, could I interrupt? May nananaks lang sa door? Could we stop for a while? Yeah, muna. Yeah. Okay. Yung iano ko nga, more or less, very, very maganda na yun na ano mo, so the safety officers here have an idea of how safety is being managed there in Canada. So, pwede na ba natin tuloyin yun sa ating topic? More or less, yung COVID, balikan natin yan. Yung, kasi, pandemic times ngayon. Let's be realistic. So, what are the updates with regards to COVID-19 in Canada? And I think we have a slide there already. Yep. Okay. So, regarding sa COVID-19 in Canada, dito kasi merong Jay, sorry, na-interrupt. Could you stop the recording, Jay, for a while? The recording? Yeah. Okay. Dali. Kakaroon ka ng mga kaibigan. Commercial muna tayo sandali, di ba? 15 minutes na naman eh. Ladies and gentlemen, this program, All About Safety, is brought to you by JLF Project International Inc. Experienced riggers, creating contractors, transport contractors. If you need to move your machinery from one area to another area, call on JLF Project International Inc. They are really good in handling sensitive, expensive machinery. As they say, if you think safety is expensive, try an accident. And before we could let Rommel Dela Resma share his again experiences with safety in Canada, we would like to tell you, everybody there listening, na nakikinig po sa akin, no? Ng mga bago natin nag-air tayo sa mga nagtatricycle, mga nag-forklift, nagiging messenger, nag-ano, at mga 19-year-old, 25-year-old, there is a chance for you to migrate. There is a chance to be a safety officer. You just have to follow the process. And right now, we have a very, very good chance of going abroad. And I would like to bring the floor back to Rommel Dela Resma. Rommel, tungkol doon sa updates in COVID-19 in Canada. Yeah, so Jay, could you view my screen ngayon? Yeah, okay. Yeah. I'm viewing it na COVID-19 industry safety. Mm-hmm. Okay, so business dito sa ano, sa COVID-19, ito makikita nyo itong malaking information na to. No? Dito kasi ang safety, hindi lang construction. Okay. So lahat ng sectors merong safety. So even agriculture, construction, forestry, healthcare, hospitality, manufacturing. Mm-hmm. Kaya dito yung mga safety officers, hindi lang engineer. Mm-hmm. May mga safety officers dito na may background sa law, may background sa psychology, may background sa nursing,
name all the profession, halos nandun sa, nandito ang safety officer. Not unlike kasi sa Pilipinas, mostly nakafocus ang safety sa construction tsaka sa oil and gas. Mm-hmm. So mostly, most of our safety officer kailangan engineer. Mm-hmm. So dito, hindi engineer lang. Isipin mo, meron dito, Jay, kahit nga sa restaurant, hotel and management. So, may mga hotel and management graduates dito na health and safety officers. Yes. Pero sila, kumukuha sila ng board exam, yun nga, yung Canadian Registered Safety Professional, it's an independent body na nagsa-certify sa amin bago kami, or para makapag-practice kami ng aming health and safety. Meron naman dito, kasi iba-iba kasi dito ang certifying body, no? Pero mamaya, i-discuss ko. So dito sa COVID-19 namin, no? Dito, makikita nyo may phase 1, phase 2, and 3 na mga startup na mga business. Yes, so may phases. So, what is that? Yung, ito ba yung, tatanungin ko lang, Rommel, ito ba yung startup, ito ba yung return to work, just like we have it here? Yes, return to work. So, ito yung ngayon yung job ko, no? As a consultant sa WorkSafe BC, telecall ako, tumatawag ako sa mga employers, and then I ask kung aware na sila sa COVID-19 safety plan. Mm-hmm. So dito kasi required ng public health officer, siguro maririnig nyo ang pangalan ni Miss Bonnie Henry. Siya yung parang ano dito eh, parang voice na nagpapakalma sa amin. Kasi ang ganda ng boses niya, ang ganda ng approach niya sa TV, parang kumbaga sa ano, naging maganda yung deliver ng plan sa kanya, ng plan niya sa mga tao. No? Para napakalma niya. Kasi talagang mahirap, nakita nyo naman sa US ang gulo, di ba? So dito, medyo iba, no? Medyo peaceful. Pero is he a movie actor? Is he a politician? No. She's a public health officer. Okay. Siya ang ng British Columbia. So again, different provinces, different public health officer. Okay. So meron siyang signed na mandate, no, na batas na ang bawat employers magkaroon ng COVID safety plan. Mm-hmm. So ngayon, itong COVID safety plan, makikita nyo dito sa screen, let's say construction, no? Sa construction, pag kinlik nyo to, makikita nyo na dito lahat ng resources. Ano-ano yung role ng prime contractors, paano makokontrol sa construction site yung COVID-19 exposure, ano yung COVID safety plan, kiklik nyo yan, meron ng plan dyan, ready to fill up, no? Yung COVID safety plan is a process of risk assessment. Mm-hmm. And then at the same time, makikita niyo dito paano siya kinokontrol nga yung risk exposure sa COVID, worker transportation, work camps. Mm-hmm. So makikita niyo pa dito marami pang mga guidance, no? So makikita yun nga, pwede kong ma-share sa inyo to, no? Yes. Basta type niyo lang worksafebc.com kung gusto niyo makakuha ng mga best practices, nandito na lahat sa sector worksafety.com, ano? Worksafebc.com. Worksafebc.com. Ako tatay. Worksafebc.com. 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 Ayan. Yes. Okay. Si Tito Jay, nilagay na po yan. Thank you very much. So yun, binibigyan na tayo ni Rommel ng ating pwede nating basahin at pwede natin ma-incorporate sa ano. So, go ahead, Rommel. Diba? Yeah. So here, no, ito, construction, forestry, ito, isa sa mga sector, ito mga sector na hawak ko ngayon. No? Sa forestry, may background din akong county sa forestry. Nandito, makikita nyo, no, yung mga lager, ano ba yung mga kailangan nila, no? Yung mga gumagawa ng plywood. So lahat, mga lumber industries nandito. So dyan, click nyo lang dyan, makikita nyo na yung mga guidance sa bawat sector. By the way pala dito, no, gusto ko kayong bigyan ng brief background sa mga sectors. Dito nagkakaisa kasi. No? Kagaya nyan, construction, may construction sector. May mga magkaka-member yan. Parang fraternity. Di ba dyan sa Pilipinas? O, para silang fraternity. Oo, so may mga kaya construction fraternity, lahat 'yan may mga representative. Okay. Kaya pag meeting kami sa kanila,
meron kaming dialogue. Okay. Naririnig namin yung problem sa sector nila. Kami naman, dinadala namin yung consultation na yon. Ginagawa namin ang program. Okay. Kung ano yung kailangan nila. So, I'll give you an example. No? Kagaya sa construction industry, isa sa pinakamalaking accident nila, yung claims, tinatawag doon claims. Slip, okay. Trip, and falls. Okay. So ngayon, ang ginagawa ng mga IOCNS consultant, nagde-develop ng safety materials, training materials para sa slip, trips, and falls. Okay. Ngayon, ibinabalik yun sa construction sector. May mga representative yan. Yun ngayon ang nagde-disseminate sa mga sectors or mga employers. Mm-hmm. And that, those are free. I see. Kasi nga, funded to ng employers. Mm-hmm. Yun yung sinabi ko kanina. Hindi kagaya kasi nangyayari sa yun nga, sa US, sa Pilipinas, sa Middle East. Yung mga training materials mo, binibili mo. Oo. Diba? Ang mahal, diba? Mm-hmm. Yun nga, Jay, kung naka-uwi ako nun, bibigyan kita ng mga CD. May ni-ready na ako CD. sa mga hindi na... Next year. Si Rommel Dela Resma supposed to be back in April, am I right? Oh, supposed to be April, May, 1 month magbabakasyon ako. So, yun nga. So kagaya nun, ako, sector ko, hindi ako sa construction, sorry, sa forestry at the same time, oil and gas. Okay. So, yun nga, nagko-coordinate ako sa sectors nila para tingnan natin kung ano yung mga kailangan nila. Pero may specific na program akong hinahawakan. Ito yung Certificate of Recognition. So, makikita nyo dito, no, ta-type ko Certificate of Recognition. Okay. Ito yung mga safety certification ng employer. Parang ISO. Mm-hmm. Pagka nagpa-certify ang employer dito, binibigyan ng incentive sa mga insurance. Mm-hmm. So dito, ang employer pa binabayaran pag nagpa-certify. Okay. Yan yung nasabi ko sa dating interview ko. Diyan sa Pilipinas, pag nagpa-ISO pa, gumagastos ang employer, di ba? Oo. Oh. Dito, once na makapagpa-certify ka sa Certificate of Recognition na meron kang Health and Safety Management, no? Stamp ka, rubber stamp ka na meron kang Work Safety BC Certificate of Recognition, nagkakaroon ka ng rebates sa mga ano mo, insurance premium mo. Oh. So malaki rin 'yon. That is malaki good. Yun. That is good news. So by the way, Dave, James, sorry. Makikita mo dito, no, may mga sinulat ako dito eh. Dito sa mga dito sa website may inotor ako. Tsaka may mga future authors pa ako, no. Hindi ako ganun kagaling sa English magsulat, merong nag-edit, pero yung funneling ng information at the same time, yung logic ng mga programs namin, marami akong ginawang authorship. So, it came out to all of my ideas. By the way, nung na-hire ako dati sa WorkSafe, project-based lang ako. Sabihin, parang saling ket-ket ka lang. Parang, alam mo na, yung project lang. No, ano, pero, may, yun nga, nasabi ko dati sa dati ko interview, I made a big impact dun sa pag-change sa program. Tsaka yung mga, sa analysis, no? Mm-hmm. So, nakita ng boss ko, oops, ano to ah, medyo malaki tong findings mo. Okay. So, after a year and a half, naging permanent ako. Imbis na project-based lang. Okay. Yung iba kasi dito tumatagal, no? Kahit puti, tumatagal project-based, 10 taon, 10 taon. So, sa akin, within 1.5 years, since na-solve ko yung mga decade-long problem nila. Decade-long problem. So, doon, na-permanent ako. I proved my worth. Sabi nga ng executive sa akin, actually, kung kinong-graduate ako nung dati executive director na, buti na hire ka namin kasi hindi ko akalain na ganyan lang pala kadali mag-analyze ng problema natin. Oo, kasi magaling ka nga. No? At masasabi ko rin ano, sa mga taga-subaybayan ng All About Safety, alam niyo po, even in pandemic times, naghahanap po talaga ako ng guests in order to help our fellow men. At ito po, no, si Rommel Dela Resma, he has already gained his stature or his
permanent work dyan sa Canada. Pwede ba ako magtanong na isa pa? Then you go back. Hello, natin tinatanong dito lagi na what's the difference ba between safety dyan and ano? Ito na lang, isang issue. Yung, dyan ba 1 meter ang social distancing o 2 meter? Ito kasi, we have a conflicting view. Ano ba, paano mo yan? How do you do it? Yes. So, dito ang WorkSafe BC, tsaka provincial health officer, no? Mm-hmm. They are recommending 2 meters. 2 meters? 2 meters talaga. That's 6 feet, right? Six feet. 2 meters. Oh, 6 feet. Yun ang standard. Uh-huh. Pero, yun nga, sinasabi nga ng WorkSafe BC, if hindi possible na magkaroon ng distance na 2 meters, provide a barrier, an engineering control. So, pagaya niyan sa work site, sa construction. Kung sa construction, hindi magkukumpul-kumpul kayo, lalagyan mo siya ng barrier. Ngayon, syempre, iba mag-iisip ng iba. O, pag nilagyan ko to ng plastic, paano to, paano to? Yung barrier, hindi lang naman na plexiglass. Pwede rin naman siyang PPE. Pwede mo lang siya lagyan ng face shield, ng mask, ng gloves, diba? So, provide a covering dun sa tao, proper covering din, kung talagang hindi kayo makakapag to distance away from each other. Kasi nga, yun nga, paano kung yung task, kailangan gawin ng 5 tao? Oh, yeah. Oh, iba. Binawasan mo yung tao mo, ginawa mong 2. It was unsafe yun, no? Mm-hmm. So, kung meron kang task, no, first gamitin natin yung hierarchy control ng risk assessment, no? Uh-huh. Kunyari, kung pwede ba natin ma-eliminate yung work, gawin natin, eliminate natin. O kaya mag-substitute tayo, di ba? Yan naman yun, hierarchy. Tapos, sumunod, engineering control. Yung sa engineering control, meron pang yung PPE, di ba? Yung mga lower. Yung PPE. So, yun, gumamit ka ng PPE. Kasi, minsan talaga hindi mo maiwasan eh. Dito, ganyan din naman dito, no? Kaya marami nagtatanong. Kaya niliwanag na kung hindi talaga kaya, lagyan mo siya ng barrier. Ano yung barrier? Either engineering control or PPE. Okay. So, ang galing eh, no? Ang galing. Pero Rommel, dito ginagawa namin. Kaya nga kinukumpare ko na. Right now, there are a lot of companies here that we, doon sa palabas pa lang ng building, katulad ng labas ng office namin, we have wash stations. Diyan ba rin ganyan? You have wash stations? Wala. Dito, due diligence, no? Siguro, one good thing kasi sa mga tao rin dito, no? Lahat takot. Marami rin takot magkasakit. So kami, based on our due diligence, hindi kami gagala. Dadala kami ng pang-washing namin. Iiwas kami sa maraming tao. So, kami na yung gumagawa ng prevention namin. So, dito, wala pa akong nakitang may wash station. Pero meron dito yung mga hand sanitizers na pinamimigay. Kagaya niya sa mga groceries. Paglabas, pasok mo, may mga hand sanitizers. Merong iba nag-hand ng mask. Yung ganon. So, or gloves, hinahand nila dun sa mga clients nila. So, lalo na sa ito, no, sa consultation ko sa mga physiotherapist, no, sa mga physio clinic, sila nagpo-provide sa client ng pre-screening. Binibigyan nila ng mask, binibigyan nila ng gloves yung client. Yun, so, kung ano yung kailangan, binibigay. Though merong silang tinatawag na COVID fees, nagdadagdag sila ng konting fees para dun sa sustainable business din nila sa ngayon. Okay. So, ganun. Pero yung hand wash station, wala akong nakita. Pero, Jay, siguro, no, ang nakikita ko sa Pilipinas, no, marami rin best practice na dapat rin maintain. No? Kagaya niyan, dito, pag wala ng plexiglass, wala na. Mm-hmm. Just sa Pilipinas, pag wala plexiglass, plastic cover. Oo, mag-innovate kami. Yes, yun. Yun ang minsan nawawala sa mga first world countries. Yung innovation. Kasi nasanay sila ng parang siguro, no, ito ang problem, no. Merong kasing problem din sa pag sinabi ng batas, susunod sila eh. Mm-hmm. Susunod sila doon eh. Pag sinabi plexiglass. Pag walang plexiglass, tigil na sila. Ganon. So, kasi nga,
bawal sa batas yung plastic. Hindi sinasabi sa batas yung plastic. Ganun, di ba? Pero tayo, sa Pilipinas, may innovation. Yun yung maganda sa atin. Nag-i-innovate tayo. Okay. So, ngayon, following that line, ano mo kasi, itong since the start ng COVID-19, even in the US, a lot of description, how does Canada sees it? Is it by droplet or is this airborne? Ano ba yung ganun sinasabi? Kasi there are really conflicting views, eh, no? Kung droplet stays there for a couple of hours and then it stays sa mga stainless doorknobs and everything. So, sabi naman ng isang medical practitioner na kinala ko kung parang flu daw yan, it is really airborne. Ano ang info dyan in Canada? Okay. Yes. Yeah. So, sasabihin ko na sa inyo, no, totoo, no? Ayoko naman na maging almighty, all-knowing ako. Dito sa Canada kasi, they don't want to presume. No? Marami rin ganyan mga news and reports. Pero ito lang masasabi ko. Ang Canada, ang first nakapag-isolate ng virus. Ano yung isolate ng virus? Nakuha niya mismo yung COVID. Okay. Nalagay niya sa isang specimen. Ibig sabihin, mm-hmm. Kasi 'di ba, ito nga yung problem sa COVID, eh. Parang kang naglalaro ng basketball na walang bola. Okay. 'Di ba? Parang paano kung hindi mo nakikita yung bola? Ganun yung COVID, eh. So dito nagkaroon na ng team of researchers na isolate na nila. Ngayon, inaaral nila. There's an undergoing research. Ano ba talaga behavior nito? Ano ba talaga ang chemical composition nito? Kasi okay. Gusto nila makapag-develop talaga ng tamang medicine. At the same time, paano po nagre-reproduce? Kaya good news yun, eh, no? Siguro tahimik lang kasi Canada, hindi nyo narinig yun, no? Pero yun, i-distribute yun around the world sa mga other affiliated countries, okay, para mag-aralan maigi yung behavior ng COVID. Uh-huh. So, kaya I cannot say na airborne ba to o ano, kasi wala pa talagang research, uh-huh, or hindi pa talaga na-establish yung behavior ng COVID. Okay. So, yeah. Kaya pagka nalaman mo yan, siguro malalaman natin sa'yo, Rommel, ulit. Yes, kasi ang mangyayari niyan, pagka nagkaroon ng information from the government, ikakascade down lahat. So ngayon, mapapalitan yung mga resources namin, no? Itong mga nakikita nyo sa website, magpapalit yan. Dynamic, okay, yan, eh. So, yung mga resources na nakukuha na namin sa federal government, eh, kinatawag kami federal government, kinakascade din yan sa mga provincial government. Okay. So, may nakita ako doon sa kanina, doon sa second part, no? Yung gym. Are the gym, yep, in the fitness gym allowed to operate already in Canada? Yan nakalagay. Gym and fitness, yes, centers. Are they already allowed, yes, to operate? Yes, nasa phase 2 na kami. So, mga gyms, nagsisimula na buksan. Pero bago silang magbukas, okay, meron dapat silang COVID safety plan. Ito yung, no, developing a COVID safety plan. So, nandito yung mga resources nila. Understanding, okay, the risk, tapos managing people and the facilities, nandiyan lahat. Makikita mo kung ano-ano yung mga kailangan na guidelines sa mga gyms. Nandiyan. Front desk and sales. Mm-hmm. Di ba? Okay. So, kaya makikita mo dito, Jay, no? Ang information dito, very, very free. Okay. Yun ang kagandahan sa Canada. Ang safety information, kasi madalas sa atin, kailangan mo bumili, di ba? Dito, mm-hmm, hindi. Buksan mo lang ang website, buksan mo worksite busy, makikita mo na yung mga basic information. Okay. Hindi mo na kailangan bumili. Okay. May isa pa ang ano, medyo isang critical niya nalang, di ba? Dito kasi, we're poorer than Canada, no? And the means of transportation, nakita ko nina transportation. How about motorcycle riders, di ba? Dito kasi, alam mo naman, na magmamotorsiklo, magbabike, are you allowed to have a passenger while driving a motorcycle in Canada right now? Dito kasi sa province ko, no, very, very minimal yung nagmo-motorcycle. Okay. Lahat dito halos puro sedan, trucks. Okay. So, kung meron man, wala akong nakikitang rider. Mostly, okay, single passenger lang. Pero yun nga, no, tama yung
yung nakikita ko sa TV kasi sa news, no, na bawal yung rider. Uh-huh. I cannot say na mali na pinagbabawal nila yun. May reason ng government bakit, no? Kaya okay lang, syempre, naghihirap eh, no? Naghihirap yung transportation ngayon eh. So, dyan, yan, mga gray areas yan, Jay. So, I cannot comment for now, pero dito, halos walang motorsiklo. Tsaka, by the way, dito ang motorsiklo, pag tumatakbo, hindi sa gilid-gilid. Para silang kotse, nakasunod. Oh, okay. Bawal dito yung gumaganon. Oh, yung nagsaswerve, yeah. Nagsaswerve. Bawal. Bawal there dito. There is a dedicated motorcycle lane. Ganun ba yan? Hindi. Walang dedicated. Oh, wala. Okay. Dito, kung parang pag nakamotorsiklo ka dito, parang ka nagda-drive ng kotse. Nakasunod ka sa traffic. Pwedeng overtake ng overtake. Yun ang ibig mong sabihin? Hindi. Pwede. Mahuhuli ka doon. kaya yun yun naman kaibahan ng Canada sa Amerika din. Sa Amerika, parang ang Amerika tsaka Pilipinas, ganun talaga eh, yung practice. So, dito, hindi. Pagka nagmotor ka dito, hindi ka pwede yung siga-siga. Susunod okay ka sa traffic. Okay, yung sunod naman uli na question ko, alam ba, sabi kang tao sa info. How about dine-in in restaurants? Do you allow right now dine-in in your cafe, Starbucks? Ito kasi puro take out or to go aming business sa restaurant. How is it going right now in Canada? Okay, so now ito kagaya ng shinare ko sa screen, no? Business restart plan phases 2. Mm-hmm. Kasama dito yung mga restaurants and cafes, no? Yes. I heard nagkakaroon na ng 15 to 75% occupancies sa mga major restaurants. Mm-hmm. Pero medyo nagde-decline kasi nga takot pa rin yung tao. So, yun ang ano dito, Jay, eh. Dito, Jay, hindi naman sa ano, no? Yung tao natatakot. Natatakot okay sa... Dito sipon lang, takot na tao, eh. Totoo lang. Pagka may sipon ka, huwag kang papasok. Aalas kahin ka. Ganun. So, ayaw nila na may sipon dito. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag sinabi mong, boss, may sipon ako. Ano, sipon lang yan. Hindi. Dito, they take it seriously. Kasi, ang sipon, nakakamatay in the long run din. Kasi, iba-iba, mahababa ang resistensya mo, di ba? Uh-huh. So, paano yan kung may asthma ka? So, pwede kang magkaroon ng ibang complications. Ngayon, pag nahawa mo pa yung mahawahan mo, sila rin, yung productivity ng workplace, nagsasuffer. Kaya dito, pagka may sipon ako, sasabihin ko, pagka tipong medyo malala, bawal akong pumasok. Sinasabihan ako na pahinga ka. Ganon. So anyway, balik tayo sa restaurant. Sa okay restaurant, marami pa rin dito yung take-out. Very few yung, ano, yung merong nagda-dine-in. Kasi nga natatakot pa ako. Wala, yun nga ang tama. Pero, In relation naman, the Philippines right now yesterday is at 20,000 cases, no, of infections. And I think the United States is about quite more. Jan, gaano ba kadami ng infected dyan sa Canada right now? I'm not sure yung exact figure, eh, no? Pero alam ko nasa 20,000 something. Pero ang British Columbia, nasa 2,000 lang. British Columbia. For so, a very large country, For a very large country. So, pero ang density kasi dito, Jay, mas kaunti tao, no? Ang laking lupa, kaunti tao. Kaya siguro yung transmission, hindi ganun kabilis. Pero believe din ako sa Pilipinas kasi hindi naman sa ano, no? Alam mo, ang hirap ng trabaho sa gobyerno. Na-experience ko yan din dito, no? Pressure. Kaya ang siguro, lalo na yung minsan may ginagawa ka ng maganda, pangit pa sa kanila, no? Yes. Naranasan ko yan. Kahit anong galing ng idea ko, pero pag napolitika ka na, wala na. So, may mga disappointment ako kasi maririnig mo bakit ganun. Hindi naman sira yung system but kailangan mo ayusin, no? So, pag nagbigay ka ng bagong ideas o may in-implement ka, makikita mo sa mga comment kasi meron din mga public comments, eh, no? Medyo masakit, no? Kaya, lang advice ko sa government, be cool. Kung may maganda, purihin. Pag may pangit, tirahin. So, be balanced, no? Magkaroon rin ng balance. Kasi, as a government worker ako,
nakaka-degrade din yung puro na, alam mo na, yung masama yung naririnig mo. Mm-hmm. So far, yun nga, mas kaunti kami sa US kasi nga, siguro mas takot ang tao dito. Mas takot sila. Tsaka at the same time, sumusunod sa batas, karamihan. Okay. Ngayon, another issue that is travel, di ba? I think the Philippines has allowed some limited flights of domestic flight, but you know, there are hindrance or objections to local government units from Manila to Cebu. Sometimes they don't want people from Manila or returning OFW. Tanaman, the travel, how is it? Are you free to travel? Is there airplane, airline industry is still picking up or sarado pa rin airport? Okay. Yeah, so devastated ang international flight dito. Mm-hmm. Sa mga locals naman, nag-start pa lang pero very limited flight. Very limited flight pa. So, mm-hmm. international talagang sarado. Maski yung border namin sa US, sarado yon. Hindi pa nagpapapasok in and out. Kasi kami, most of our weekends, nasa US kami. Doon kami mm-hmm. nag-shopping, hotel, lahat. Kasi medyo mura doon pagka... Uh-huh. Enjoy kami doon. So, kasi ang US talagang... Mura in Canada. Are you saying that? I'm sorry? Are you saying na mas mura yung mga commodities in the US? Yes. Than yes. Canada? Wow. Yes. Kasi dito, ang government, malaki ang tax. Dahil nga sa federal form of government, at the same time, kailangan ng funding sa mga healthcare. By the way, yung healthcare dito, mayamang ka, mahirap ka, pipila ka sa ospital. Walang special, walang, uy, si congressman, yung ganun, walang ganun dito. Mm-hmm. Pagka pumasok ang isang official dito, kahit mataas, pipila siya. Naka-triage ka. Hindi yung porket mayamang ka or kahit naka-BMW ka. Or pare-pareho. Kasi dito, universal healthcare lahat. Mm-hmm. Kaya, hindi dito pwede yung uunahin ka. Hindi ganun. Depende yung sa sakit mo. Unahin ka, baka serious ka. Pero hindi dahil sa class ng tao ka, kung mayamang ka, mayroon ka, hindi ganun. Bilang nagustuhan ko din sa healthcare dito. Okay. Kung lahat pantay-pantay dyan, tasanood mo, tanong ko naman din ulit, no? May ayuda ba? Diba siyempre, you have their people that were not able to go to work and how much yung, kumbawa ikaw, how long were you off of work? Yeah, okay. Okay. Magandang usapan to, Jay, no? Yeah. Canada kasi, Canada learned their lessons well during the recession, during 1900s. Mm-hmm. Yung Great Depression or recession noong early 1900s. Okay. Kaya dito may tinatawag na employment insurance. Mm-hmm. Bukod sa workers' compensation insurance, merong employment insurance. Ano yung employment insurance? Dito, ang gobyerno, kinakaltasan ka ng kaunti sa sweldo mo, tinatapatan ng employer mo yun, para pag nawalan ka ng trabaho, may sweldo ka sa buong taon. Or hanggang wala kang trabaho, sumusweldo ka. Yung sweldo mo depende sa amount ng contribution mo. Pero it's enough para bayaran mo apartment mo, kotse mo, pag kumain ka. Mm. Yun. So far, na-experience ko yun. Nung from other provinces ako, nagkaroon ng problem yung employer ko. Nawalan ako ng employment. Lumipat nga ako dito sa work site BC. For a few months, naka-employment insurance ako. So, mm-hmm. ngayon, yung mga nawalan ng trabaho dito, kasi dito may national ID system eh. Mm-hmm. Lahat dito naka-centralize ang records, no? Siguro yan ang isa sa maganda sa national ID system. Yung national ID namin, nakakonekta na sa banko. So, kaya pag nawalan kang trabaho, in few weeks time, meron ka na marireceive na benefit sa banko. Hindi ka na pipila kagaya sa Pilipinas. Uh-huh. Sa Pilipinas kasi, mano-mano lahat. Wala nga kasing national ID system. Pati telepono mo. Dito, telepono mo, license mo, lahat, nakakonekta. Name it. Wala kang itatago sa gobyerno. Kaya dito, ang government, mahigpit ang batas sa privacy law. Mm-hmm. Pagdating sa ganyan. So ngayon, dito, yung mga nawalan ng trabaho, may natatanggap na employment insurance na tinatawag. Mm-hmm. Meron pa, on top of that, may tinatawag na CEB. Medyo malaki-laki din yun, no? Bigyan ko kayo ng figure, siguro, ako kunyari, nawalan akong trabaho, mm-hmm. I could still receive around like $3,000 a month.
Uh-huh. $3,000 a month. Mga ganon. Yung base sa, yung paying sa, ano ko, sa employer ko, tsaka ako, nakatanggap ako ng $3,000. Binigay sa'yo nung sinasabi mo. Kasi parang SSS yun, di ba? Sabi mo, tatapatan ng employer. Bukod yun, this another, anong tawag mo? Doon sa ano? Oh, may nakalimutan ko 'yan eh. CEB 'yun eh. May ano. 'Yun naman dinadagdagan din 'yun ng government, no? Meron silang mga sector ng employees na worker na binibigyan pa nila on top of doon sa AI nila. Mm-hmm. Pero lahat 'yun yung mga 'yun, mga taxable 'yun. So, anyway, kahit taxable 'yun, at least buhay ka pa rin. Kung mag-isa ka sa buhay, buhay ka pa rin, 'di ba? Pero may magandang sinabi, yung national ID system. No? Kasi nga yung problema, yung logistics, yung distribution. If we do not have a distribution system, paano nga, di ba? But, katulad, baka mabibigyan ngayon na namatay pa lahat. No? But when there is a working national ID system, like you mentioned in Canada, that solves the problem, di ba? And it, sabi mo, yes. Oo, kasi Jay, sa Pilipinas kasi, siguro no since problematic ang politics natin, no, hindi makaurong yung mga projects, no. Yes. So tumatagal, so yung mga pera nawawala. So ngayon dito hindi, dito kasi ang isang party pag binoto mo, kasi dito party binoboto, hindi tao, hindi personality. Kahit ayaw mo yung tao, pero yung party na yun, kung ito ang goals and objectives niya, gagawin niya yun within sa term niya. So dito ang botohan dito, wala pang 5 minutes. Kunyari ako, papasok ako, wala pang 5 minutes, tapos na ako. Check lang ko lang kung ano yung party ko, yun na yung iuupo sa gobyerno pag nanalo yun. Huh? So dito, ang binabasa mo dito, yung party's goal and objectives. Kinukumpara ko yun, kagaya ng last election. Mm-hmm. Ano ba yung, what are the issues that matters to me? Okay. So sa mga party na yun, may binoto ko, yun, nanalo si Trudeau. Kasi yung mga sorry, no, dapat di ko sinabi, no, pero anyway, marami pa rin ako nakita kay Trudeau na magandang programs na sa akin maganda. Okay. So kaya siya binoto ko. Mm-hmm. So ngayon, sila ngayon within the term nila, hahabulin nila yon, lahat yung pinangako nila gagawin nila. Kasi pag hindi nila na-deliver yon, pwede sila ma-house ng mga minority. Kasi parliamentary form of government, anong ganda. Pero, Rommel, we are about, ano mo, all about safety is only 1 hour long. So, we have about 7 minutes left. So, baka more or less, I know you want to invite them. You have an upcoming webinar sa IRMAP with Jennifer Guardian. And yung mga loved ones mo, pwede mong batiin. Iba, baka maubusan tayo ng time. At ang ganda ng topic. We could have a part. By the way pala, Jay, yung sa IRMAP, yung kay Jennifer Guardian, magkakasama kami noon. One good thing sa IRMAP kasi, yun nga, kami mga safety professional, may nagpapabayad, kami nagtuturo. Mm-hmm. No? So, kasi yun yung parang sinumpaan natin. Parang sa mechanical engineering, pumasak sa board, kailangan mo mag-contribute. So that's part of our contribution as a safety professional. Mm-hmm. So we also ask other safety professional, yung mga member, kung may specialty sila, i-bring up nila, i-train nila sa iba. Ganun yun eh. Parang Wikipedia. We all share our knowledge. Ganun. For the betterment of the profession and also the Filipino people. No. Mm-hmm. So by the way, binabati ko yung mga kagang ko dyan sa Dubai. No? Namimiss ko lahat sila. Yun. So, and then at the same time also sa Pilipinas, no, quite the way sa Pilipinas, medyo talagang puro trabaho tayo, no. So yun nga, sa mga former bosses ko, sa former colleagues ko, I miss those old good days. Tsaka sa ma'am and sister ko, yun nga, bumabati ako sa inyo. Tsaka yun nga pala, Jay, no, sa yung final reminder ko, no, kagaya nung sinabi ko dati, no, kung gusto niyo mag-abroad, tingnan natin ang mga nurses natin. Okay. Yung mga nurses, tingnan natin ang knowledge, skills, and abilities nila o yung attitudes. No? Mm-hmm. I-replicate natin sa atin yun.
kaya ang nurses all over the world, marami Pilipino eh. Mm-hmm. Kasi meron sila ng competency na tinatawag na yes. kailangan dito. Ganun ang gawin natin sa profession natin. Kaya nga, sa atin, no, sa safety, no, kaya kami, gusto namin mag-impart, mag-share para tumaas yung standard. Yeah. Yung competency natin. At the same time, pati yung awareness. Mm. Una naman yan sa knowledge. Eh. Gaining ng knowledge. Practice mo. At magkaroon ka ng right attitude. Okay. Maging professional ka. Gayahin natin ng mga nurses natin. Okay, okay. Ang galing eh, no? So, yan ano, hanga ko. No? So, would you mind telling us when would be your free webinars, IRMAP? When will this happen? I'll check it out by next week probably. Jennifer Guardian will schedule for an hour or two regarding my topic about COVID-19 in the construction sector. So I'm going to discuss most of the information here sa WorkSafe sa COVID-19 safety plan ng construction industry. Okay. So, ang galing. Ano? So, we have about 5 minutes left. So, ulitin ko lang uli ano, sa mga late tuners natin uli. Kasi minsan, ang ating pong guest, isang mechanical engineer by profession, and he's doing this for free. At lahat po. At yung gusto ngang pumunta ng Canada, meron siyang binanggit doon. Eh. May maganda eh. Parang equation. Eh, no? Knowledge plus skill and aptitude. And attitude. Yung, yeah. Kasi may knowledge, may skill ka, yung attitude mo naman, di ba? Yes. Tapos ka sa boss mo. Diba? Yun ang sinasabi. Alam mo ba dito sa Philippines, before I go, no? Lagi kong sinasabi yan eh. Kung kaaway mo boss mo, you will not get promoted. Hirap eh. Yeah. Yung pala, no, by the way, Jay, may gusto lang ako itip, no, sa mga professional natin dyan. Yeah. 2 minutes, ha? Pag nag-criticize kayo, do it in a nice way. Dito kasi, inaaral namin safety professional, paano ang tamang pagbibigyan ng criticism mo. Hindi basta-basta na, uy, hindi pwede yan, hindi pwede to. Mm-hmm. Hindi ganun. Okay. May proper way to communicate criticism. And sana, yun nga, further mga next discussion natin, paano yung approach ng mga safety professional dito para hindi kakainisan ng mga tao? No? Paano yung communication mo? Yung ganun. Inaaral ang communication dito. Oh, okay. So, that's about it. So, ladies and gentlemen, Rommel, Engineer Rommel Dela Resma, we are very happy for having a guest. I think this is the second time and the third time with regards to maybe if there's already a vaccine, that's the in thing right now. And I would like to thank everybody. And this is your T2J saying to you, smile and be safe. Engineer Resma, maraming thank you. Thank you. More power, Jay. More power to Philippines. Natin to, i-convert natin and then we'll send it to DWBL. And hopefully, it gets aired po by 1 o'clock this afternoon. Sige, engineer. Yeah. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Have a good day. Have a good day too. Okay. Bye-bye. Bye-bye.